Kumusta mga tol? Welcome back sa akin channel. Yun, babiyahe ulit tayo ngayong araw. Araw ngayon ng Linggo. So yun mga tol, simulan na natin ship natin dahil late na ako ng 30 minutes and 4:30 na, 4 o'clock yung ship ko. Sa mga bago sa akin channel, huwag nyo kakalimutan click yung subscribe kung magustuhan nyo yung aking video. Tara mga tol! First booking, Jollibee. Buwena naman oh. Isang pa mo. Piyo. Yep. Oo. Tapos kape-kape. No. Bakbak agad. Anong oras ka magka-cut off? Hanggang ano lang ako, Chief? Alas 9. Cut off ka muna. Oo, hindi. Oo, isang baliin lang ship ko pag Linggo, isang day. Family day daw. Oo, Chief. Oo, ganun pa. Ay, ganun pa. Ay, ano pala. Sorry mama, napakwenta ako mami. Salamat. Ha? Pag-uwi ko, paano hindi ako araw-araw? Ilan ba, Chief? Ay, ilan? San ba? Masaya ay ng mga staff ng ano yun, no? Jollibee, ano? Welcome Rotonda. Halo-halo din yung mga ugali ng nakakahalubilo nating mga vendor staff, no? Merong nabibiro mo, nakakakwentuhan mo, meron naman magtatanong ka lang, nakaangil agad yung mukha eh, no? Siyempre tayo, marunong naman tayo tumansya ng tao pagka alam mong uy ano to ah, sumasakay sa kwentuhan, edi kwentuhan natin. Pero pag yung hindi ka pa nagsasalita, lalapit ka pa lang, nakabisangot na yung mukha. Oh, pass tayo dyan. Baka mamaya may problema yun sa atin pa makapunta eh, no? Si ma'am. Oh, sorry. 238 lang, sir. 238. Endos na. Ay, sumobra. Salamat, sir, ha? Salamat. Hindi po. Buena mano, successful cash collection. Next booking natin, Jollibee na naman. Pero sa may ano na to, Trabaho Market. Woo! Ah. Oh. Release na tayo ng trend. Pink. Ari. Ah. Thank you, ma'am. 258 pesos. Punta tayong Prudencio Street. Doon natin ito hahatid. Prudencio na tayo. Nalito ako sa sinabi ni ma'am, 280. Akala ko 280 yung sukli niya. Ibig sabihin pala kasi ang collection ko 258. Bali ang kunin ko sa pera niya 280. May tip ako, ibig sabihin, no? McDonald's Espanya naman tayo. Tara. Meron tayong tip na 22 pesos galing kay ma'am. Salamat, ma'am. Ano tong order ni ma'am?
Mil. Okay. Tama top sa. Lipa iba. ₱500 ni ma'am, bali kailangan natin siya suklian ng ano, 268. Ang problema, kulang ako ng 13. Tignan natin kung papayag si ma'am na ano, i-gcash natin yung 13 pesos na kulang. Wala eh, buo rin kasi yung binayad ng isang customer natin. Kaya medyo na ubusan tayong panukli na ngayon. Sir, bali ang suklian nyo, ano, 268. Bali magkano bibigay? Meron ako dito, sir, panukle. Pwede ba yung may kukulang kasi akong 13? Pwede ba GCash ko na lang, sir? Oh, 268 po kasi yung ano nyo, yung sukli nyo. Kung okay lang, sir. Ayan, sir. Salamat, sir. Sana, sir. Buti mabait si sir. Madali kausap. Thank you, sir. Enjoy your meal. Next booking natin, Jollibee. Welcome ulit. Punta na tayo. Create, ma'am. Salamat, ma'am. Ah. Puro cash collection tayo ngayon. Itong delivery natin ngayon, cash collection ulit. Sana barya na ibayad ni ma'am. Morning, ma'am. Ma'am, naubos po yung barya ko. Okay lang, ma'am. Pabarya ko na lang. O, yan, ma'am. Kasi, dalawang 500, ma'am. Yung binayad ng dalawa, ma'am, eh. Ito po yung natira. Okay lang. Pabarya ko. Okay. Ayan, yan. Sukli, ma'am. Salamat, ma'am. Ma'am, congratulations, ma'am. Thank you, ma'am. Pasado pala si ma'am sa board examination. Siyempre, batiin natin si ma'am. Pagkatapos nung batiin natin si ma'am, binigyan niya tayo ng tip. Salamat kay ma'am. Ako rin, masaya na ako mga tol. Basta pumasa ako sa examination. Kahit sa pag-apply lang ng professional ano, driver's license. Next booking, McDonald's. Ipisahin natin tong ano cover para magkasya rito. Yon, tara. Uy, dahan-dahan, may lubak. Oh, yon. Straight ahead. Morning, sir. Salamat. Oras natin 6:37. Battery natin full charge pa. Naka limang ano na tayo, limang delivery pa lang. Hanggang alas 9 pa 'to eh. Tignan natin kung makailan pa tayo. Ikot-ikot muna tayo hangga't wala pang booking. Makakwento ko lang yung ano mga tol. Yung isa sa nag-comment sa YouTube section. YouTube comment section natin na wala naman daw problema pagka bumili ka ng account. Basta kasama yung SIM card ng pagbibila mong account. Ibig sabihin niya dun kasama yung SIM card na ginamit na pinang-register dun sa account na bibili niya. Para sa akin kasi tol, medyo komplikado pa rin eh. Oo, magagamit mo yung account. Makakabiyahe ka naman. Pero meron kasing pagkakataon tol na nagkakaroon ng issue yung app natin. Biglang hindi nakakapag-login. Madalas na nangyayari yung ano, wrong information daw yung ano, account. Kaya nag-error yung ano, pag-login. So para maayos yun, kailangan mo pa mag-email kay Foodpanda.
Pagkatapos nun, bago kanya bigyan ng ano, bago niya ayusin yung password mo, yung account mo, kailangan mo mag-send ng ano, hihingi niya na ID, tapos selfie, na hawak mo yung ID na sinend mo sa kanya. Sa pangyayaring ganun tol, syempre kailangan mong kontakin yung mismong may-ari ng account. Depende siguro kung kakilala mo tol, kamag-anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, pwede mong ano, puntahan o kausapin na nag-error yung account, pinapa-verify ni Foodpanda ulit para maayos at makapag-login. Pwede yun. Ang problema pag hindi mo kilala yung tao tol, kung nakilala mo lang sa online, sa Facebook, sa mga group, dun niya lang binenta yung account sa'yo. Siyempre kailangan may contact pa rin kayo sa isa't isa para maayos yung account. May mga ganong senaryo kasi nangyari sa akin yun, hindi ko ma-login. Hiningan ako niya yung Foodpanda ng ID, tapos selfie, nahawa ko yung ID. Mga ganon. Basta tol, asahan mo magkakaroon kasi ng problema yung account kung minsan. Kaya importante yung information ng may-ari ng account eh. Kasi nagbe-verify yan si Foodpanda, kagaya ng selfie pagkababiyahe ka sa una. Kailangan ng selfie verification. Hindi ko alam kung paano yung ginagawa ng mga bumili ng account pagka ganun sa selfie. Siguro, diskarte na nila yon. Pero ako hindi ko kasi masasuggest na bumili kayo. Unang-una, bawal kasi yun kay Foodpanda, no? Kaya yun lang. Ingat na lang kayo, tol. Kayo nang bahala kung ano, bibili kayo. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga mag-apply kay Foodpanda. Tsaka ingat din pala kayo sa mga manluloko. Mga nagbebenta ng account. Tapos, pag nabenta, binabago yung ano, information, yung password. Grabe mga tao ngayon, no? Mga nabalitaan ko lang yung sa Facebook ano group ni Foodpanda. Bumili tas hindi na ma-login. Ngayon, hindi niya na makontak yung ano, pinagbilan niya. Yes. Napakalapit lang nito, 500 meters. Medyo matuman itong week na to. Ah. Sana next week, ano na, kalakasa naman, no? O, ano pa. Thank you, ma'am. Hindi pa. Paano mga tol, hanggang dito na lang din yung vlog natin. Salamat sa pagsama sa akin mga tol. Huwag nyo kakalimutang click yung subscribe kung nagustuhan nyo yung video natin. Sa susunod na biyahe ulit natin, samahan nyo ako. Salamat sa suporta. Lagi tayong magdadasal at mag-ingat. God bless mga tol.